Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Geraldine. Lagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ang totoo, ilang beses ko na pong binalak na ibahagi sa inyo ang kwento ko pong ito. Nag-aaral pa po ako sa high school nung mga panahon ngayon. At totoo pong nangyari ito. Maaaring nabalitaan nyo pa nga ito dati. Kaya lang, iba na kasi ang lumabas sa balita. Hayaan nyong isalaysay ko po dito sa inyong programa kung ano ang tunay na nangyari. Tungkol po ito sa isang pamilya na kamag-anak namin sa mother side. Bali second cousin ni nanay yung babae at may pamilya na ito. Tatlo ang kanilang anak. Nakatira sila noon sa probinsya. Pero dahil sa medyo masela ng kwento kong ito, ay hindi ko lang po babanggitin ang pangalan ng kanilang lugar kung saan sila galing. Mahirap ang kalagayan nila noon. Natatandaan ko pa ngang lagi silang nagte-text kay nanay nang malaman ang cellphone number niya at humihingi sila ng tulong. Ang cellphone noon ay pantawag at text pa lang. Sa abot naman ng makakaya ni nanay ay nagbibigay siya. Kanya itong pinapadalan. Sila lang yung nakikilala kong kamag-anak ni nanay. Kahit nga yung mga kapatid niya at mga magulang ay hindi namin nakikilala. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na isa sa mga pinsan ko ay bigla na lang namatay. At humihingi silang muli ng tulong para maidagdag sa pagpapalibing ng kanilang anak. Kaya nagpadala naman si nanay. Nung mga panahong iyon ay nasa ibang bansa si tatay at doon nagtatrabaho. Kaya hindi niya alam na may tinutulungan si nanay na pinsan niya. Lagi lang kaming tatlo sa bahay noong mga panahong iyon. Dalawa lang kasi kaming magkapatid. Si Bunso ay nag-aaral pa lang noon sa elementarya. Pero may pwesto si nanay sa palengke. Hindi pa namin alam ang buong detalye ng pagkamatay ng pinsang ko noon. Basta ang sabi nila noon kay nanay na disgrasya daw ito. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang dumating sa bahay namin ang buong pamilya ng pinsan ni nanay. Makalipas lang ang 2 linggo mahigit. Dumating sila nang walang pasabi. Ako nga nung araw na yon ay nagulat din talaga pagdating ko galing ng paaralan. Kwento nila kay nanay, nagpasya sila mag-asawa. Nalisanin na yung lugar nila dahil sa tindi ng kahirapan. Wala daw kasi silang matinong pinagkakakitaan doon sa kanilang lugar. Wala rin silang sariling lupa na pwede raw nilang masaka at mapagtaniman ng kahit na gulay. Kaya magbabaka sakali sila doon sa aming lugar o di kaya naman ay sa Maynila. Maghahanap daw silang mag-asawa ng kahit anong trabaho. Kahit pa medyo nabigla si nanay, ay wala na rin siyang nagawa pa kundi ang kupkupin ang mga ito pansamantala. Dahil naroon na sila, nasabi pa nga ni nanay sa akin noon,
alanga naman daw na ipagtapuyan niya sila. Kaya kahit labag sa kalooban naming magkapatid na dumuon sila ay wala rin kaming nagawa. Pero hindi talaga iyon ipinaalam ni nanay kay tatay. Natakot kasi siya na baka magalit ito dahil si nanay ay maraming sinasabi noon kapag tumutulong si tatay sa mga kamag-anak niya. Kami namang magkapatid ay iba yung dahilan namin kung bakit ayaw namin sila sa bahay. Una, hindi namin sila lubos na kilala at nakasanayan. Kung kaya nakakailang na magkaroon na lang bigla ng ibang mga tao sa loob ng pamamahay nyo. Idagdag pa na sa kwarto namin kinailangang matulog ng dalawang anak nila pagkat wala nang iba pang mapupwestuhan. At habang lumilipas ang mga araw ay tila lumalabas naman yung mga hindi nila magagandang mga pag-uugali. Napansin kong may pagkatamad yung mag-anak nila na kahit nga maghugas ng pinggan yung mga anak nito ay hindi man lang magawa. At ganun din yung mag-asawa. Kaya ang siste ay parang kami pa ang naging alila sa loob mismo ng bahay namin. At hindi lang sila tamad sa loob ng pamamahay na kahit sa sarili ng mga katawan ay ganun din ang mga ito. Idagdag pa na yung mga anak ng mga ito kapag ginusto ay talagang ipipilit, naiiyak at maglulupasay pa. Eh, hindi ko man lang nakitang pinagalitan ito ng mga magulang nila kahit minsan. At higit sa lahat, kapag wala si nanay at nasa kanyang pwesto, ay parang sila na talaga ang nakatira at nagmamay-ari ng bahay namin na kami pa ang kanilang inuutusan. Pero kaya ko namang tiisin ang lahat ng yon. Kaso, ang malaking problema ay may itinatago palang lihim ang mga ito. Isang lihim na nagawa nilang maitago sa amin nila nanay. Minsan, nang mapaaga ako ng uwi mula sa paaralan, dahil nagkaroon ng bigla ang meeting ang aming mga guro, ay napansin ko kaagad na saradong sarado yung bahay namin, na nakasarang lahat ng mga bintana at pinto. Kung kaya, medyo nagtaka ako. Nang nasa harapan na ako ng pinto at kakatok na sana, ay bigla naman akong nagulat nang sumulpot sa tabi ko ang anak nilang lalaki na 7 taong gulang. Pulang-pula ang mga mata nito at may dugo siya sa bibig. Nanaamoy ko kaagad yung lansa ng dugo. Kaya napasigaw ako at tinawag ko yung pinsan ni nanay. Nag-alala kasi talaga ako para sa kanilang anak noon. Nang buong akala ko talaga ay nahulog ito o nadisgrasya sa kung saan. Naisip ko pa nga noon yung anak nilang namatay na sinasabi nilang nadisgrasya. Na naisip kong takaw disgrasya pala talaga ang pamilya nila. Matagal bago nila ako pinagbuksan ng pinto. At nang makita nila ako na inaalalayan yung anak nila, ay napansin kong nagulat pa ang mga ito na para bang mga natuklaw ng ahas. Sinabi ko sa kanila na nasugatan yata yung kanilang anak. Tinitigan lang nila ako at ni magpasalamat ay wala akong narinig. Na hindi pa nga maganda yung paraan ng pagkakatitig nila sa akin. Mabilis nila itong ipinasok ng bahay at dire-diretso sila hanggang sa loob ng silid. Biglang tumahimik. Maya-maya ay narinig ko
na parang pinapagalitan nila yung kanilang anak na lalaki. Ngunit medyo mahina at parang sinisikap na sabihin iyon ng pabulong. At sa kanilang lingwahe, hindi ko naman masyadong pinansin pa iyon. Medyo natuwa pa nga ako. At sa wakas ay pinagalitan din nila yung kanilang makulit na anak na nakatikim din ng sermon sa kanila. Pero makaraan lang ang ilang araw ay may naamoy akong mabaho, kung kaya hindi ako mapakali. Talagang hinanap ko kung nasaan iyon. Hanggang sa aking paghahanap ay dalhin ako ng amoy na yon sa likod na bahagi ng aming bahay. At doon ay nandiri talaga ako nang makita ko yung naaagnas na pusa at ang daming uot. Pero wala akong nagawa kundi ang sikmurain iyon, pagkat wala namang ibang gagawa noon kundi ako. Minsan kinausap ko si nanay at tinanong kung kailan ba aalis sa amin yung mga kamag-anak niya. Ewan ko, pero noon pang una ay parang di ko na talaga sila gusto, lalo na nang lumabas na ang tunay nilang kulay. Kaya hindi ko talaga sila itinuturing na kamag-anak, lalo na ngayon. At nang tanungin ko nga si nanay tungkol sa mga kamag-anak niya, ay parang naiirita itong sumagot. Wala naman daw problema kung dumito muna sila. At bakit daw ako pa yata ang masyadong namumroblema? Pag-aaral ko na lang daw ang intindihin at tatupagin ko. Nasabi pa niya ay nagsisikap naman daw na maghanap ang mga ito ng trabaho. Pero ang totoo ay parang hindi ko naman sila nakitang umalis para talaga maghanap ng trabaho. At iyan ang isa pang napansin ko. Parang ang galing nilang makipag-usap pagdating kay nanay. Na tila ba madali nila itong napapaniwala at napapasakay kaagad. Minsan, tandang-tanda ko na araw iyon ng Linggo at isinama ni nanay yung bunso kong kapatid sa kanyang pwesto. Kung kaya naiwan ako sa bahay kasama yung mga kamag-anak niya. Pagkatapos kumain at makapagugas ng plato, ay pumasok ako sa kwarto at nagbasa ng pocketbook. Hanggang sa nakatulugan ko na iyon, nang bigla na lang nalimpungatan ako nang makita ko ang isang nilalang na may matutulis na ngipin at nanlilisik yung kanyang mga mata na nasa aking bandang uluan. Na para na niya talaga akong sasakmalin. Kaya napatayo talaga ako at agad na napatakbo palabas ng bahay. Umihingal ako nagpunta doon sa may tindahan. Iyon na ang pinaka kalapit namin noon. Na ang distansya siguro ay halos 200 metro ang layo. Nanatili ako doon at nang maalala kong may pera pala ako sa aking bulsa, ay nagmeryenda na lang muna ako. Wala akong suot na tsinelas noon dahil sa pagkataranta at pagmamadali. Makalipas ang halos isang oras ay namataan ko yung pinsan ni nanay at papalapit ito sa tindahan. Pagkalapit niya sa akin ay tinanong ako nito kung ano raw ginagawa ko ron. Hindi ako umimik. Sa buong buhay ko ay nun lang talaga ako nakaranas ng ganon. Niyaya niya akong umuwi na, pero tumanggi ako. Nagtanong naman siya sa akin kung bakit ayaw ko pang umuwi. Hindi ako sumagot hanggang sa naging mapilit ito. Kung kaya sinabi kong mayroong halimaw sa bahay, bigla itong tumawa at ininsulto ako. Ang laki-laki ko na raw para maniwala pa sa mga ganong bagay. Pero sinabi ko sa kanyang totoo yung nakita ko. Nung huli ay wala na rin itong nagawa pa kundi ang umuwi na lang na mag-isa at iwan ako. Hinintay kong dumaan sila nanay doon sa may tindahan
Doon ko na lang sila hinintay at sumabay ako nung sila ay dumating. Pagdating sa bahay, ay himalang nakapagluto ng mga ito at may hapunan na. Hindi ko alam kung saan kumuha ito ng pambili. Kahit nga si nanay ay nagtaka rin kung saan sila kumuha ng pera para ipambili ng karne. At nang magtanong siya ay kasinungalingan na naman yung isinagot sa kanya ng mag-asawa, na sinabi nilang naka-extra daw yung lalaki ng trabaho sa nagpapagawa ng bahay malapit dun sa may bayan, na hindi ko naman ito nakitang umalis. Kaya kahit anong pilit nila ay hindi talaga kumain, lalo na nang maalala ko pa yung pusa na inuot, na naisip kong baka karne din yon ng pusa. Pero mas matindi pa pala. Habang ipinapasok ni nanay yung mga dala niya sa kanilang silid, ay sinabi ko na sa kanya yung mga napapansin at nararamdaman ko. Pero hindi ito naniwala sa akin. At ayaw ko lang daw kasi talaga sa mga kamag-anak niya. Kaya nang mag-uumpisa na silang kumain, ay nagpasya na lang akong lumabas. Napinigilan pa nga ako at hinarangan sa pinto ng asawa ng pinsan ni nanay. Pero nagpumilit talaga akong makalabas. At nang makalpas ako, ay hindi na ako lumingon-lingon pa. At mabilis akong tumakbo. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita kong buhay ang nanay at bunso kong kapatid, na hindi ko akalain na isasagawa na pala nila yung masama nilang balak at karumalduman lakrimen. Tumambay akong muli doon sa may tindahan noon, at makalipas ang ilang oras nang magsasara na sila ng tindahan, ay tinanong ako ni Mang Efren kung wala pa ba raw akong balak na umuwi. Sinabi ko naman sa kanyang ayaw kong umuwi sa amin. At nang tanongin ako ni Mang Efren kung bakit ayaw ko pang umuwi, ay sinabi ko at ikinuwento yung mga napapansin ko sa amin. Kung kaya para sa ikapapanatag ko ay sinamahan nila ako. Kasama niya ang dalawa pang lalaki, bali anak niyang panganay at manukang. At doon na tumambad sa amin yung walang buhay na katawan ng nanay at kapatid ko. Wakwak ang kanilang mga tiyan at napakaraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan. At tumakas na ang mga ito. Nilimas din nila lahat ng alahas at ipon na pera ng mga magulang ko. At nang malaman ni tatay yung nangyari, ay bigla itong umuwi. At halos imatay nito nang makita ang labi nila nanay. Pagkat halos hindi niya iyon kayanin. Pero ang masakit para sa akin, maraming tao noon ang hindi naniniwala. Pati mismong tatay ko ay sinasabing guni-guni ko lang daw ang lahat. At epekto umano ng labis kong pagbabasa ng pocketbook at panonood ng mga nakakatakot na palabas. Sabi nila, nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot yung mag-asawa, kung kaya nagawa yung ganong uri ng krimen. Pero hinala ko ay baka yung pagiging aswang nila ang dahilan kung bakit napilitang umalis sa dati nilang tinitirahan. Na baka nga napatay ng mga tao yung anak nilang sinasabi nilang na disgrasya. Hanggang dito na lang po Sir PB ang kwento kong ito. Ikagaga ng loob ko kung magagawa niyong mapili at may ere ang mapait kong karanasang ito. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.